paano maghinang ng tanso. So, importante, malinis. Ito, kinakailangan to malinis, or kahit i-grind mo na lang, or wire brush, importante, malinis. So, ang gagamitin ko ito, AG60, so silver brazing rod. So, ganito lang, balik-balik. So, napakadaling gamitin ito, AG60. So, prepare ko ito gamitin pag naghihinang ng copper, copper to copper, brass to brass. So, ito na lang ginagamit ko, ang bilis gamitin. Compare dun sa AG45, kailangan mo pa ng plugs. Ito parang may plugs na siyang kasama. So, ganito lang, pabalik-balik. So, dapat talaga equal yung init niya para pag-apply mo nitong bracing rod, diretso siya penetrate. So, hanggat maaari kung maghihinang ng ganito, brass to copper, kahit i-penetrate mo na ng konti yung copper sa brass. So, brass yung nasa ilalim, copper yung nasa ibabaw. So, kahit ganun din, kahit brass, pareho siyang brass, mas maganda medyo naka-penetrate ng konti yung ihihinang mo. So, ganito lang. Intayin nyo lang na medyo pumula, tsaka nyo applyan ito. Yan. So, ganyan lang. Pabalik-balik. So, kung talagang equal yung init niya, kahit dito lang sa side na ito, inapplyan mo ng bracing rod. Parang aagos siya papunta roon hanggang dun sa likod. So, kahit hindi mo na kailangang applyan pa yung likod. Pero, pang sigurado, so lalo na mga pressurized, so applyan mo na rin yung kabila. So, ganun lang, napakadali. Kahit sinong marunong gumamit ng oxyacetylene, kayang-kayang maghinang ng ganyan. Silver racing rod. So, yun lang. Salamat. Please, don't forget to subscribe. Thank you.